fantasía. Vilmo Puñol, Vilmo Puñol. La vida mira al mundo viejo. Usa pera copa tía María. Ella está gravía, mahal novia. Turistan Vilmo Fosa, afinita. Di futuro ang kanyang kusunata. Batik kami seta kuina isang lana. Ayaw bang magtigil ang aking nobya. Vilmo Puñol, Vilmo Puñol. Sabi ng minamahal kong nobya. Uy, sa pera ko pati ang barya. Kanya ka grabe ang mahal kong nobya. Warak at butas ang bulsa. Wala nang natira sa aking pera. Sa katuturo pag di naglubay pa. Pagkakukuling kong daliri niya. Turista ang aking mahal na nobya. Bilig niyang mamasyal sa apinida. Inuturong lahat ang maibigan niya. Vilmo ko ang maririnig sa kaniya. Vilmo Puñol, Vilmo Puñol. Sabi ng minamahal kong nobya. Upos sa pera ko pati ang barya. Ganyang kagabi ang mahal kong nobya. Warak at butas ang bulsa. Wala nang natira sa aking pera. Sa katuturo pati naglubay pa. Pagkaputulin kong daliri niya. Vilmo Puñol, Vilmo Puñol. Ha? Sabi ng minamahal kong nobya. Upos ang pera ko pati ang barya. Kanya kagrabi ang mahal kong nobya. Turistang Vilmo ko sa Agunida. Tinuturo ang kanyang kusunata. Pati kami sa tapoy na isang lana. Ayaw bang magpigil ang ating nobya. Vilmo Puñol, Vilmo Puñol. Alisa, issue. Sabi ng minamahal kong nobya. Upos sa pera ko pati ang barya. Mga saksak sinanggol ng mga balita, balitang pupisya na dala sa Metro Manila. Mga sariwat labas ng mga balita gikan sa Kabisayan, Mindanao, ang broadcaster ng Islas di Pupisya ng buong Pilipinas, si Rui Colvinas. Thank you.
We are broadcasting live from America. Ambil po ng panahon, mga ka-Facebook, mga kaibigan. Oy, kumusta po ang inyong mga hapon? Kayo po ba'y dinatnan pa rin? Mayroon pa akong audio dyan, dong? Pakisilip lang yung audio ko. Parang nagluloko na naman yung ating audio, dong, ha? Ha? Mukha natang pinasukan na naman tayo ng mga maligno dito sa loob. Sa pahari si Papa Well, ating pagkulit-ulayan. Pag-usapan natin mga ka-Facebook. Ito pa yung problema ng bayan. Na kung saan ay naparami pa rin na kinarap na problema ng bayan. Ito mo lamang yan, mapakinggan, mapanood sa programa ang issue ngayon ng Philippines. April 13, 2021. Pakabilis po ng panahon talaga. Live ang issue ngayon. Kalagitan na po tayo sa buwan ng Abril. Na kung saan po ngayon. Ito po ng mga panahon na ito ngayon. Ay dapat talaga ay sabi nga nagbulakbol tayo sa mga white sand beaches, mga magagandang tanawin, mga beaches sa mga probinsya. Yan po ang hilig ng madlang people. Pero dahil po tayo po ay binabayuin nito pang problema na dinudulot ng pandemic, itong coronavirus. Kung saan ay inayos pa rin ng Duterte government. At patuloy pa rin na ang mga kritiko ni Tatay Digong. Ayaw pa rin na tumigil. Sama na rin dyan si Pampelo Lacson. Na marami pong mga binitawang salita. Ito pong si Binibining Panpi Lacson. Bakit nagiging Panpi yan, Papa Wim? Di ba Panpilo? Panpi na po nga. Dahil po sa mga matitinding mga problema ng bayan, ayan, tayo ay hindi pa rin talaga mapigilan, mga ka-Facebook, bahay. Ito pong kinarap ng bayan. Walang pagkain. Pero ito pong mga nakaupo sa ating gobyerno ay marami silang pagkain, Mr. President. Bakit kami wala? Ating Pangulong Duterte ay ginawa na lahat, pero dahil po sa mga pasaway, yung mga pasaway po niyang mga, ha? Mga sekretary, president, ito po mga tawa ni Duterte. Pero ganun po man, wala pong perfectong bansa. Wala pong perfectong mamahala o namahala sa bawat republika. Kayo mga ayaw kay Duterte. Kahit sino pang ilagay ninyo dyan na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil talagang kayo yung mga number one, kayo mga rebelde otak. Ha? Mr. President. Mga number one ng mga otak ilang pasaway. Reklamador. Ay, kami yan talaga buhay, Mr. President. Sino pwede natin ilagay dyan ngayon sa ating bayan? Good afternoon kay Dina. Agustin Leonor.
Medyo late na yung konti. Dahil maraming chikwent. Haba minsan ang pila. Kaya late tayo. Late. Pero dahil ang ating pumbaya ngayon ay inayos pa rin ng sangkatawan. Ayan. Kahit sino ang iyong ilagay ngayon dyan na mamahalan ng ating bayan, marami talagang kritiko. Sabi nga nila, ang pelikula, kung walang kontrabida, ay hindi yan pwedeng tumatakbo, Mr. President. Dapat mayroong kontrabida. Kung walang kontrabida sa isang movie, ay wala pong saysay, walang kwenta ang palabas. Yan. Yan po ang nangyari ngayon kay Paolo Duterte na kansan. Ilang araw hindi siya nagpakita. At binansagan na siya ng mga number one critic na nagkakakit na daw yung Paolo Duterte. At marami na daw sabi na doon daw sa Singapore nagpapagamot. Matitindi na talaga. Yung mga number one kritiko ni Duterte, tandaan po ninyo yan. Sa sunod na halalan, 2021, wala na yung Digong. Ngayon, ang papalit kay Digong, kung ang mga otak talaga ninyo yun, ang biruang yung reklamador, ganon pa rin mangyari sa bayan, maniwala kay sa akin. Eh, sinilang ko kayo mga number one reklamador. Mayroon sa inyo, paano na reklamo? Kanina reklamo? Kahit pa si Aling Lini ilagay niyo dyan, reklamo pa rin kayo. Pag si Lini Robredo ang manalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, magreklamo pa rin kayo mga number one kritiko ni Duterte sa panahon ngayon. Bakit? Kaya mga Liberal Party, pag si Aling Lini ang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, magreklamo pa rin kayo ng magreklamo. Bakit? Dahil nagkalat ng kakubuhan sa mundong ibabaw. Nagkalat ng mga bubo. Basta ako maghanap ng Vice President. Ha? 16 times 4 ba yun? Ha? Naging 1,600, tama ba yun? 16 times 4, Mr. President? Saka maghanap ng pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas na have 3 daughters and they are all girls. Saka maghanap yan? Kahit sino ang ilagay ninyong pangulo ng ating bayan, kapag ang tao talaga ay obod ng lalo dyan sa mga tinatawag ng mga keyboard warriors, adami po din mga trolls. Ha? Hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng troll sa Facebook? Ha? Kapag isang Facebook account, ang kanya pong profile picture ay isang puno lamang ng niyog o puno ng kahoy, bili kay bulaklak. Ayo. Tapos tingnan niyo yung profile niya kung walang mga litrato, walang mga current affair, wala yung mga previous na mga pictures for the past how many months, years. Kung isa, dalawa, tatlo lamang litrato pero pusa ang nilagay, yan po yung troll. Fake account po yan. Yan po ang mga number one ng mga kritiko. Pinsan, kung sinong malaki ang magbigay, o doon sila, Mr. President. Kung si Aling Lini ang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas next year, ang mangyari sa bayan, ha, ay babaha ang mga bubo, magiging bubo sa bayan. I have 3 daughters and all, and they are all girls. Ayan. Kaya kayong mga number one kritiko, ikaw Laila Sabadi Lima, umayos ka dyan. Dapat dyan sa Pangulong Duterte, ito pong si Laila Sabadi Lima, eh, dapat ito ay paibisigahan ito. Baka mayroon talagang task credit itong cellphone sa loob ng kulungan.
ba bawal yan? Issue ngayon. Ha? Nasa loob ng kapukurami? Ngayon. Sarap ng buhay niya kung meron siyang touchscreen cellphone. Mamaling cellphone na galaga ng 72,000. Oh, yung tatlo na yung kamera sa may banda likuran. Dapat yan ay huwag palagpasin. Paano kung si Duterte ang makulong next year? Kaya wala talaga mga privilege. Pati siguro electric fan, hindi ko bibigyan mo yan. Anak, kayo ng pating talaga ako. Ayaw mga ayaw kay Duterte. Wala tayong magawa, otak ninyo yun. Marami ngayon ang ayaw kay Duterte. Bakit yung isisis matanda? Isisi nyo yan sa mga namahala, sa pera ng ayuda. Inirmahan na ng Pangulong Duterte yan para ipimigay sa atin. Kaso, nandun? Karoon nata ng kandado yung bolt ni Mayor tsaka ni Kapitan. Hindi na ako yun yung ilabas. Oh, yan po eh, pagpatunay mga kapatid. Sa national budget ay nagpalabas ng 23.9 billion para ipamimigay. Pirmado na po ni Duterte. Pagdating sa pamumudmod, sa pamamahala, from this WD going down to LGO, labas sa Duterte dyan, ang mga magnanakaw yung sa baba. Dapat yan eh. Dapat dyan, panapatunayan, pero yung mga kasi kung walang nagreklamo, wala rin. Puro lang kayo Facebook na Facebook dyan, reklamo ka reklamo, wala man kayong evidence. Pero marami na lihamak mga mayor ng suspended sa ombudsman noong last year, yung ayuda 1 and 2, mga barangay official, mayor na kasuhan. Pero 6 months lamang kala pong suspension. At tamang-tama, pagbalik na, mayroon na mga ayuda ni jackpot. Ayun na lamang magiging official ang local government unit. Nagapon po kay Bilibili Joliet Monares Lozano. Ito po nangyari sa bayan mga kaibigan, kapitbahay, mga ka-Facebook ay hindi po ito normal. Nasa ayos ang pamamahala ng Duterte, pero pagdating sa ibaba, yung mga kawatan talaga dapat. E kung pwede lang sana ibalik yung mga hitman, ha? Yung mga pumamatay ng mga mayor at kapitan, wala na ba yung dating palabas na ter-ter gang? Ah, wala na ba yun? O yung Joey De Leon gang? O yung mga Sparrow unit? Nawala na ba sila ngayon? Dapat yan ay magbalik sila para maubos yung mga maganakaw ng mga ayuda. Ah, yung mga manganakaw ng ayuda, dapat yan ay may liquidate. Ha? Yung mga manganakaw lang ng ayuda, huwag na yung iba. Dahil ang pera, 23.9 billion yan para yan sa itong nangyaring ECQ. Problema, nagkagulo-gulo na naman yung ating pong mga local government unit. Nagkagulo-gulo na naman na ang bibigyan lamang nila ay yung mga bumubuto. Kay Mayor, kay Kapitan, nagkagulo-gulo dahil mga kamag-anak lamang ng Barangay Captain ang nakalista noong ayuda 1 and 2. So, itong bagong ayuda, itong nakaroon ng ECQ. Wala po nakarating, Mr. President. Pili-pili lang po doon sa kalye namin. Yung original na nabigyan. Yan pa rin nabigyan ngayon. Dapat pimbisigan talaga yan. Kaya dapat dyan na bawat pamimigay ng ayuda na ito, dapat merong representative ang DSWD. Ito pong ACQ at yung tinatawag na Insular Bubble Plus na itong apat na probinsya outside MGR, maging Metro Manila, from the office of DSWD, not trusted, hindi mukhang salapi, sasama yan, mamimigay ng pera doon sa barangay.
Ah, yung mga makikita mo naman yung mga maliit na bahay, pwera lang talaga yung mga executive subdivision. Maganda matrabaho mga yan. Pero yung mga bahay talaga na low-cost housing, yan. Mga hindi naman matatawag na disinting pamamahay porque malaki ang bahay nila eh kung wala nga matrabaho mga yan, dapat kilalanin. Pero nangyari po dito mga kapispok na mitbahay ay kung siya bigyan na nakalipas, siya pa rin bibigyan ngayon. Napakarami po dyan sa lugar ko. Nakawasap natin yung isang sari-sari store na maliit dyan sa aking lugar. Ay wala talagang natanggap simula Ayuda 1 and 2. Ay lalo na ngayon itong bagong pamimigay. At nagkaaway, nagkagulo-gulo pa. May isang parang captain na galit na galit. Isang reporter na huwag mo akong pakialaman, hindi ka taga rito, kaya umalis ka. Umalis ka rito! Ganun ba ang dapat mamahala? Sa isang barangay, mga barangay captain na mayroon pong mga tinatagong lihim, nakita po ninyo kung gaano ka salbahe. O paano nga mga pobre? Yung talagang wala na pambili ngayon ng kahit isang kilong bigas. Ha? Kaya mga hindi po naepektuhan ngayon, mga kapisbok, mga kapitbahay, ang mga hindi naepektuhan ngayon, yung mga nagtatrabaho po sa mga call center company, mga government employee, yun po ang mga hindi naepektuhan. Dahil tuloy-tuloy ang kanilang mga sahod. Ha? Mga teachers, tuloy-tuloy ang kanilang mga sahod. Ano pa? Yung mga inepektuhan, yung mga tumatanggap ng 15-30 na sweldo. Yan mga call center agent. Yan, tuloy-tuloy yung mga sweldo nila. Mga yaya, mayorduma, driver, valet driver. Pero yung mga iba ay pinalis na rin kayong mga amo dahil wala rin pampasahod. Sila po ay buhay na buhay kung ating ikomparar sa mga wala, umaasa lamang sa pabrika. Ha? Ang trabaho, umaasa sa pabrika, ano maman, mga namasukan araw-araw. Dahil po, nagkaroon ng semi-lockdown under po ng ACQ, ay wala talaga makain ng tao. Kaya dapat dito, Mr. President, mapanawagan tayo rito. Kayong mga NPA, yung ginawa ng bundok, bumaba na kayo, i-liquidate na ni mga mayor kapitan. Ang gusto niyong gulo. Ha? Kayo mga NP, Abu Sayap, ayan, pumataan na ninyo yung mga kapitan di barangay. Diba mahilig kayo pumatay ng tao? Ayan, putula na yung liig yung mga kapitan di barangay, pati mayor. Ha? Ano na lang kao? O, huwag niyo isama yung mayor na matino at kapitan. Yung mga siraolo lang. Ha? Yung mga talagang mga nalikwat ng pera ng bayan, ayuda, ay nako, paano natin yan? Paano natin yan naasahan? Mula sa batas na ibinaba ng Pangulong Duterte, pagdating sa pera papunta ng LGU, nagkagulo-gulo na po. Kung paano lang paghati-hatian ang pera na yan, hindi naman sa kanila. Kaya minsan, nung mga palabas ng mga pelikula nung kabataan ko pa, yung liquidation squad ng mga NPA, mga private group, yung talagang walang takot pumatay ng tao, yung palabas sa movie, yung Aliga Gang, isang sikat na gang dyan sa probinsya ng Cebu. Kaya po yung mga gun for hire. Ano pang mga gang na talagang nag-liquidate sila ng mga government official na mga abusado. O diba yung Joey De Leon Gang? Gun for hire din yon. O kayong mga nasa bundok, mga NPA,
CPPNP, di ba mayroon kayong grupo na nag-liquidate? O, ba't hindi nyo umpisaan? Mag-liquidate na kayo ng mga kapitan di barangay na mga magnanakaw ng pera ng ayuda. Ha? Mga kapitan di barangay na mukhang pera ng maraming babae, maraming chiching. Eh, dapat eh. Total, di ba? Mahilig kayo sa barel. Nakanda kayong pumatay. O, di po tayo na kayo ng mga barangay kapten. Dukutin ninyo, dalinyos bundok, doon sa inyong kuta. Tapos, bukitin ninyo yung kayang mga mata bago ninyo putulan ng daliri dahil magnanakaw ng ayuda. Ayaw ka lang ayuda. Hindi nakarating talaga ang ayuda. Yan ang gagawin natin dyan. Kahit na paggagawin yung pagpuputok ninyo yung mga botsi dyan sa Facebook. Facebook wall ninyo, mga comment-comment dyan. Kung wala naman din talagang magbigay ng official na reklamo, complaint, hindi rin mapatunayan ng isang kapitan na nagnakaw ng ayuda. At kapag napatunayan na nagnakaw ng ayuda, mangyari po dyan, nakasuhan yan under doon sa ombudsman, six months lamang ang kanila pong suspension. Kita ninyo kung gaano kagaan lamang ang parusa ng pagnakaw ng pera ng bayan. Diba? Kaya dyan sa mga pasaway ng mga LPA, mga grupo, mga gun for hire, sana ninyo ang pugot ng ulo ng mga kapitan na nagnakaw ng ayuda. Matapos na. Sorry, guys, program ulit ko Pinas Live, mga issue ngayon, Casting Library, Manila, Philippines. Time check. Ang oras na po, isaktong 5:33 na po. Ang oras na ng Wilhan Builders Construction. Para po sa mga naghanap ng mga di kalibring mga contractor, builder ng mga house. O ayan, Wilhan Builders Construction ay biyasa sa paggawa ng mga modern houses sa panahon ngayon. Tawagan yung kanilang hotline number na 0956-033-6905. Yan po ang Wilhan Builders Construction. Ang programa ay hatid sa inyo na Wilhan Builders Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na ang programang ito ay hatid sa inyo na Wilhan Builders and Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na oras na yan, engineer ng Wilhan Builders and Home Space Design. Sa mga hanap ko ng mga contractor, builder, nagagawa ng mga bahay or even house renovation, office renovation, ayan, tawagan po lang kayo ng hotline number na 0956-033-6905. Wilhan Builders and Home Space Design. Patuloy ko sa programa ang Will Colminas Live, ang issue ngayon. We are broadcasting live in Manila, Philippines. Samahan niyo, Papa Will, ating pag-usapan mga kaibigan. Ito pa rin nangyaring gulo. Kung saan po ang mga pangyayari ay mahirap paliwanag. Sa mata ng tao, dahil hindi na po normal ang pangyayari. Pati mga leader ng mga simbahan ay nakikisaw-saw na rin sa mundo ng politika. Kailan ba kayo magbago? Kayong mga pari o bispo? Kayo ba ay talagang isinilang na upod ng pakilamiro? Bishop Pabilio binanatan si Roque o si spokesperson Hari Roque sa pagiging pikon. Nakita po ninyo, pati simbahan talaga nakikialam. Then, depensa ni Manila Bishop Roderick Pabilio ang publiko, particular ng reporter na nagbansag o na bansagang un-Christian
Let Presidential Spokesperson Ari Roque matapos questionen ang pagka-admit dito sa Philippine General Hospital. Gayon pa man maraming COVID-19 patients ang naghihintay ding ma-admit at nanatiling nasa waiting list ng mga hospital. I think that's an unquestioned question. Okay, assurance lang sa administration po ni President Duterte, lahat na mayroong pangailangang medikal, mabibigyan po ng tulong. At yun naman po ay dahil sa ating sinulong sa Universal Healthcare noong 17th Congress, matanda ang sagot ni Roque sa virtual conference kahapon na kagandig umani ng batikos sa social media. Naloko na! Paliwanag ni Pabilio sa nagiging panayam, it was uncalled for na bansagan mo ang mga taong nagtatanong ng mayos at legitimate naman ang question, hindi pa paano naging unchristian, it was o unchristian yung, it was an innocent question. Dagdag niya, public figures dapat magiging transparent sa pagsagot sa mga tao. Yan ang problema pag nagtatanong sa halip na sagutin ang tanong at yuminim ang kanilang sagot. Titirahin ang nagtatanong, hindi naman tama yun. Tumanggi naman magkomento ang Department of Health o DOH sa prior decision na nagaganap pa. Okay na ninyo, ito pong si Bishop Pabilio. Ito po yung pare na minura si Duterte na mamatay ng nasaan at magkasakit. Ha? Ito yung mga grupo ng mga Aquino Group. Ano ako pa ito ni Santa Cory Aquino. Ito ang si Bishop Pabilio. Ito po yung mga followers ng Aquino family. Bishop Pabilio. Ito yung mga nakinabang ng limpak na salapi. Ito mga pare nito. Ito yung nalangin na sana daw magkasakit si Pangulo Duterte at mamamatay. Nakita po ninyo mga pasaway. Mga pare na pasaway. Hindi naman lahat pare pasaway. Pero isa na to si Bishop Pabilio. Ano dapat ito, ha? Sabi ni Duterte, kung gusto niyo akong mawala sa mundo, pray harder para ako'y mamamatay. Matagal pa yan si Duterte, kayong mga kritiko ni Duterte. Matagal pa mamatayan. Bakit? Dahil malaki ang tainga. Hindi, katulad. Tingnan niyo si former Senate President Juan Ponce Enrile. O tingnan niyo si Juan Ponce Enrile. Malaki ang tainga, di ba? Kaya umabot 96 years old. Pag malaki ang tainga, mapabuhay. O yan si Duterte, matagal mamatayan, di ba? Malaki ang tainga. Kaya kayong mga nalangin, natural, mga kritiko ni Duterte, nanalangin yan na matudas na yung Pangulo. Pero kapag panalangin ninyo, baka mauna pa kayo, mga animal kayo. Dami talagang galit kay Duterte. Ang daming galit, yung opposition lang. Opposition lang naman ang galit. Yung ayaw talaga kay Duterte, yung natin magawa dyan. Otak ninyo yun eh. Kayo yun eh. Mahirap ituro sa inyo ang isip. Tingnan ninyo nasilip yung mga magandang proyekto ng administration. Ha? Kayong mga kritiko ng Pangulo Duterte, huwag kayong dumaan sa mga skyway. Ha? Skyway. Yung mga skyway street, huwag kayong dumaan dyan. Dahil baka mahulog yung mga kotse ninyo sa totoo. Kaya mga opposition, mga kritiko ng Duterte administration, ito po nga build program ng Pangulo Duterte under which Secretary Mark Villar. Ang mga bridges, hindi lamang sa Metro Manila, kung buong Pilipinas po yan, mga tulay. O, kayo mga ayaw kay Duterte, hanggang mawala na si Duterte, huwag kayo dumaan dyan dahil baka mahulog kotse niyo, maunap kayo matudas. Ayang stage sa Skyway Stage 3 na pinagdugtong na
na natulay from South Expressway to North Expressway, and it takes only 20 minutes to 25 minutes from Eslex dito sa Magallanes, ha? Magallanes, dito sa may South Luzon Expressway, Magallanes, to North Expressway, Balintawa. Ha? Nung dumaan ako dyan, 18 minutes lamang. O, yan. Kayo nga yung kay Duterte, huwag na lang kayo magsalita ng hindi maganda para hindi kayo patulan. Ayaw ninyo, tahimik na lang kayo. Iba ka naman eh, tunay na mayroong pagbabago. At tunay naman talagang mayroong pagbabago. Marami pong mga project na hindi talaga nasisilip ng mga oposisyon. Bakit? Dahil pikit ang adap ng mga mata. NCR, balik. MSCQ. COVID cases, bababa na po. According po ng POCTA. Magpapatuloy na ang pagbaba ng cancer ng COVID-19 dahil sa mahigit, mahigpit na quarantine restriction na ipinapatupad sa bansa ayon kay OCTA Research Group member Dr. Guido Tabit. Itong nakalipas sa araw ni yesterday, Monday, April 12. Ano yan po, inasahan natin na didiretsong pagbaba. By next week, baka nasa downward. Try na po tayo, hopefully, or next week. Igre din niyang mula sa mahigit 10,000 at posibo kada araw ay magiging 7,000 lamang po ito at bababa. Payon ng bababa sa pagpatuloy ng quarantine. Effective naman ang ECQ kasi nakita nating bumaba ang reproduction numbers sa NCR. Di pa masasabing nagpa-flatten ng curve kasi 1.24 ang reproduction number pero may ilang lungsod. Sa Metro Manila, napababa na po, katulad ng Pasay at Marikina, bumaba ng cases doon. Sa ngayon ay sinalin mo sa Modified Enhanced Community Quarantine o MSCQ ang NCR Plus at itibabang lugar. Ibinaba na rin sa 8 p.m. hanggang 5 a.m. curfew hours ay maging mga ruta ng publikong transportasyon ay nagdagdagan pa rin. Ayon naman kay spokesperson Ari Roque, tinatayang 3,156 hospital beds ang inaluka na pamalaan sa mga hospital kung saan 64 ICU beds ang nadagdag sa critical cases habang 2,227 regular beds para sa moderate at severe cases at 765 isolation beds para sa mild and symptomatic cases. Batay sa huling tala ng Department of Health, DOH, pinakamataas ng 55,204 mga gumagaling sa COVID-19, samantala 11,681 naman ang mga nagpositibo at 201 ang pumanaw. Kahapon din daw dumating ng karagdagang 500,000 doses ng Sinovac COVID-19 vaccine mula China na tanging bakuna ang gagamitin sa pagpapatuloy ng rollout na. So, lagi na kayo sa programa ang Will Colminas Live issue ngayon. We're broadcasting live in Manila, Philippines. Duterte, walang sakit. Di kailangan ng medical bulletin. Pinanindigan kahapon ni Presidential Spokesperson Ari Roque na walang sakit. Si Pangulo Rodrigo Duterte, kaya walang dahilan upang maglabas ng medical bulletin ang palasyo. A medical bulletin is only given when the president is sick. And he is not sick, but hindi po siya nag-anunsyo, Ari Roque. Inayang ito ni Roque matapos magtanong kung bakit siya pa ang nag-anunsyo ng pinakauling quarantine classification ngayong mayroon siyang sakit matapos tamaan muli ng COVID-19 at hindi ang presidente. Sinabi ni Roque na siya naman talaga ang nag-anunsyo ng mga classification matapos aprubahan ng Pangulo. Mula po halos isang taon na nang ako'y bumalik. Talaga ako naman po ang nag-anunsyo niyan except lang kung iyong simula ng buwan coincide with the talk to the people on Monday. In which case, sinabay o sinasabay po sa talk to the people. Pero sa mulat mula po, ako naman po yun pagtatanggol ni Roque. Sa batikos social media, tungkol sa pagpakita ng proof of life ng Pangulo pero walang proof of work. Sinabi ni Roque na walang ibang inisip ang Pangulo kung hindi
ang problema ng bayan. Sinabi ni Roque na merong nagpapakita lamang kapag sila ay nagtatrabaho, pero ang Pangulo niya ay 24/7 na inisip po ang bayan. So may mga iba kasi nagpapakita lang pag sila ay nagtatrabaho. Yung mga para lang makita purposes. Pero alam naman natin, ang presidente natin, 24 hours, ang kaniyang pag-isip ay nasa bayan, according po ni Roque. Patuloy ka ni Kasi Programa, Luwili Colmenas Live, mga isyo ngayon, we're broadcasting live from Manila, Philippines. Ito ay Lakson binira pag-hide and seek ni Duterte sa gitna ng health concern. Oh, isa rin to si Lakson. Etong si Panfi. Hi, Panfi. Ah, isa rin si Panfi. Ay, binasagan pala si Lakson ng Pinky. Bakit Pinky? Talaga si Lakson talaga. Hindi mo maintindihan. Wala kasi sariling prinsipyo ito si Lakson. Balimbing ito, balimbing. Pwede natuwa ang isang senador sa tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa kanyang mga higit isang linggong hindi pagpapakita sa publiko bagay na pumapaypay siya, chismis na may sakit o di kaya ay pumanaw na siya. Sino nagpapalakad ng chismis na to? Ha? Si Lakson. O, di si Lakson. Malikot ang isip nitong si Pinky. Anak ka ng pating Pinky. Gabi ng Lunes, nasabihin ni Duterte na sinadya niya mawala ng ilang araw habang nagilipana ang akahaka. O, nagilipana ang akahaka sa kanyang kalusugan. Nangyari ito habang dumarami ang coronavirus disease, COVID-19 cases sa bansa at may panibagong harassment ang Beijing sa West Philippine Sea. Nung nawala ako ng ilang araw, talagang sinasadya ko yon, ganun ako. Pag kinakalkal mo ako, lalo akong yung parang bata. Pag kalalo mo akong kinakantsawan, eh mas lalo akong gaganahan. Kita niyo? Eto pa si Paolo Duterte ay mahilig sa mga bole-bole. That said, that health conditions of any sitting president should be the concern of every Filipino. Even Vice President Lenny Robredo had the moral decency. Oh, kasi decency daw sila. Ito ang mga kritiko ng Paolo Duterte. Sila daw po yung mga decency to say that she was praying for him. Oh, ipinagdasal daw ni Vice President Lenny Robredo. Ang Paolo Duterte. Anong klase pagdasal? Pinagdasal mo, Ma'am Lenny Robredo, na matodas ang Duterte? Paolo Duterte? Maniwala. Sino lokohin ni Ma'am Lenny Robredo? Sino lokohin niya na ipinagdasal niya ang Paolo Duterte na baliktad sa anumang kapamakan? Baliktad ang sabi ni Vice President Lenny Robredo had the moral decency to say that she was praying for him. Anong klaseng panalangin? Yan ang tanong. Vice President Lenny Robredo, ma'am, anong klaseng panalangin mo kay Duterte? Nalangin mo, Ma'am Lenny Robredo, na mawaan ng coronavirus si Pangulong Duterte. Huwag niyong panawalaan, huwag mong papaniwalaan ang madlang people na ipinagtanggol mo, ipinalangin mo ang Pangulong Duterte na hindi magkakasakit. Nako, malabo maniwalang madlang people sa iyo dyan, ma'am. Pinagpipray mo na matutas na si Duterte. Para ikay makaupo kagad bilang Pangulo. Naglaro yung storya dyan. Tuloy ka na kita programa ang Wilco Minas Live. Mga isyo ngayon, we are broadcasting live from Manila, Philippines. April 13, 2021, araw po ngayon ng Martes. Kumusta na po ang inyong pong mag-apon? Kayo po ba'y nakakain pa rin ba?
tatlong beses sa isang araw. Oh, dalawang beses na lamang sa isang araw. O isang beses na lamang ba sa isang araw ang inyo pong pagkain? Ako, isang beses lang ako kumakain. Katangali, pero marami. Marami po, yung Paul Mills. Talagang busog na busog. Pagdating sa gabi, tinapay niya lamang. Bago matulog, o inom ng gatas, okay na yan. Nadya ko yan para nakakatipid ako dahil mahal masyadong bigas. Ito sa 571 bagong hawa ng COVID-19 sa Pilipinas na itala. Kaso nasa 884,000 na po. 783. Ito pong mga nahawaan ng COVID-19. Kaya tama yung inala, hula ng Okta, UP Okta, yung research dyan, mga scientists ng UP, na bago magtapos ang buwan ng Abril, dedicate tayo sa 1 million ng mawahan. O, huwag naman sana isama ng DOH yung inyo pong dita dyan na hindi nahawaan ng COVID. Baka lamang nagpa-check up ng monthly check up si Lola at Lolo. I-record niyo kagad na meron ng coronavirus para naman kayong may iyong kota. Bakit kaya lang sa DOH, hindi kayo mawaan ng COVID-19. Total, totoo naman talagang mayroong coronavirus eh. Ha? Kayong mga namahala dyan sa DOH, kayong mga nagdoktor ng data, ng record ng mga nawaan, tapos ipamidyan niyo kagad, kayo mga official dyan ng Department of Health na mga nagdo-doktor, sinubutahin ninyo yung mga hospitals. Kamakailan lamang may nagpa-check up ng sakit na mayuma dyan sa may bandang Antipolo. Pero pinauwi, libre. Naka-record doon ay COVID-19. Okay, tayo. Ha? Kaya dyan dapat dyan eh. Wala pa bang nawaan dyan ng COVID-19 sa Department of Health? O isama mo niyo yung dyan sa Food and Drug Association? Ha? Kayo po, mayroon kayong mga kalukuhan dyan. Ha? Hindi naman kayo naniwalang may Diyos, kaya tuloy-tuloy ligayan niyo dyan. Ha? Sige lang. Ilapit pa ninyo sa 1 million yung mga nawaan. Ha? Ilapit pa ninyo kayong mga nag-record ng mga na coronavirus or even hindi COVID na nagpa-check up lamang ng sakit ng mayuma ng isang babae. Inirecord ninyo dyan sa mga hospitals. Libre. Nagkasakit ng mayuma, na-confine ng dalawang gabi, pinauwi, libre. At pirmahan mo lang to, Ali. Ang form ay coronavirus. O, nakita ninyo? O, yan ang mga Ali. Di lang pira. Pirma. Para makauwi na sa bahay. O, kayong mga gumagawa ng mga kalukuhan dyan, mga hospitals, ha? Kayong mayroong kasabwat ng Department of Health, sana mawaan kayo ng coronavirus totoo. Para kayo yung... Okay, para kayo yung madala. Malapit na po tayo sa 1 million na tama itong Okta research ng UP Diliman na before end of month of April ay magkaroon po tayo ng mga nahawa ng COVID na 1 million. Tama po ito. Nasa 884,000 na po. 783 ang mga nawaan. Makita niyo? At 8,571 bagong hawa ng COVID-19 na itala sa Pilipinas. Oh, ilan dito ang hindi totoong na coronavirus? Ang hirap patunayan yan dahil mga ospital. Kaya sinasabi ko eh, dapat may committee. In fairness po sa na ospital na walang pambayad,
na ospital lang, nagpa-check up ng sakit sa kababayan, Mayuma, o ovary cancer. At pobreng-pobre lamang. Oh, walang pambayad. Magkano? 50,000, 100,000, walang pambayad. O papirmahin ka lang ng form na ikaw ay na coronavirus. At itong mga ospital ay sisingilin ng PhilHealth. Nakikita niyo? O dapat ito, parati kong sasabihin sa nakalipas sa ating broadcast, dapat meron talagang para mga secret agent. Ito pong Paolo Duterte na magkaroon po ng committee. Ilagay sa bawat ospital. At lahat ng mga nagpa-check up not related doon sa COVID-19 ay alamin. Dahil po ang isa pong nagpa-check up ng pera, para ikay makaalis, magkanong bili mo, 20,000, libre na yan, para ikay makaalis, pirmahan mo to, form para sa coronavirus. Natural, pirmahan mo, wala kang pera eh. Then, ang mga hospitals ay maningil sa PhilHealth ng katakot-takot ang paningil. Yun kaya na bankrupt ngayon ng PhilHealth. At ito, Mr. President, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng mayroong 8,571 bagong infeksyon ng coronavirus disease, COVID-19, ngayong araw na Tuesday, today, April 13. Kung kaya nasa 884,783 na sumatotal ang nawaan nito sa bansa. Kaya ang katulungan dyan, ilan po dyan ang nakasingit na hindi talaga totoong na COVID? Dahil mayroon tayong patunay na isang nagpa-check up ng Mayuma. Ha? Dahil walang pera, pirmahan mo to, form ng coronavirus. Nakauwi na ang isang ali. Batay sa mga bagong nakalap na datos na kagawaran ng kalusugan, narito ang bagong mga pasok na datos para sa araw na ito. Lahat ng kaso, 884,783. Nagpapagaling pa po, 165,534. O 18.7% total infection. Bagong recover, 400. Dahilan para magiging 703,963 na lahat ng gumagaling kamamatay lang, 137. O sino nagsasabi sa inyo hindi totoong coronavirus? Pero itong mga namatay dyan, dapat may official talaga dyan na medical record na COVID talaga kinamatay. Hindi yung namatay lamang nasaksak sa inuman. Hindi po yung ganon. Mali po yan, ha? 137 ang kamamatay na siyang nag-akyat sa total local death toll sa 15,286. Anong bago ngayong araw umaasang makakuha Pilipinas ng 20 milyong doses ng Sputnik V COVID-19 vaccine mula sa Russia sa susunod na 4 na buwan? Matagal pa po. April, May, June, July, August. August pa po. Ang inasahan. Pagbabahagi na ni Secretary o Vaccine Sark, Carlito Galvez, ng DSWD sa Panayam, na isa pong media network, kabilang na riyan ang 500,000 unang dosis na darating ng bansa ngayong buwan. Bukod pa riyan, inasabi pa ni Galvez na nakatakdang pirmahan ng gobyerno ang supply ng agreement kasama ang Johnson & Johnson para sa 6 million COVID-19 vaccine ngayong linggo. Nerenegotiate na rin daw ng estado ang 25 to 40 million doses ng COVID-19 vaccine mula sa Pfizer. Yun ang magandang balita ko dyan, mga kaibigan. Kaya dapat dyan, ay manmanan pa rin ang madlang people. Mga saksak sinanggol ng mga balita, balitang probinsya gidala sa Metro Manila. Mga sayo at labas ng mga balita gikan sa Kabisayan, Mindanao, ang broadcaster ng Christmas di probinsya, ang Pope Pilipinas, si Rudy Colvinas. Balita Tuloy ngayon ng programa, Willie Colvinas Live, ang issue ngayon, Rebroadcasting Live, Manila, Philippines. Time check, oras po ay saktong 6:01 po ng hapon. Para po dyan sa aming mga panawin, televiewers sa
Facebook channel. Huwag kalimutan i-like kami, i-share, at paki-follow naman po kami sa aming official page, ang WBS Production ng Media Communication. At live kami na panood ngayon sa aming pong YouTube channel. Ayan ang aming camera sa YouTube. Yung aming bagong YouTube channel, paki-subscribe naman po kami para marami po tayo magsama-sama. Happy listening, happy watching kay Discora Brunaga. Joliet Monaris Rosano, nagbabalik. Ma'am Rosalia Kanaway, ay nagbabalik. Mga nangapon po. Higit 1 milyong Pinoy na bakunahan na po versus COVID-19. Good news po yan. Higit na po sa 1 milyong Pilipino ang nabigyan ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesperson Ari Roque na nasa 132,228 ang nabigyan ng second dose ng bakuna, samantalang sa kabuuan ay umabot sa 1,634,000 na may turing aniya isang malaga achievement. Karamihan sa mga nabigyan ng bakuna ay nasa Nusulat Capital Region. Sinundan din po ito ng Central Luzon Region, Calabarzon, Central Visayas, Davao Region, Ilocos Region, Northern Mindanao at Western Visayas Region. Sa mga iwan health frontliners, 965,169 ang nabakunahan. Ang first dose ay 848,986. Second dose ay 116,183. Nasa 280,569 dose na rin ang naibigay sa NCR kung saan 269,814 ang first dose, up 10,755 ang second dose. Kaya po yung good news, nasa mayigit 1 milyon na po ang mga nabakunahan. Yung hindi pa nabakunahan at yung kayo pong mga nabakunahan, huwag pa rin kayo magkumpiyansa dahil ang mga nabakunahan ay pwede pa rin maawaan. Public transport limitado pa rin sa hours according ng DOTR. Panatili pa rin limitado sa mga authorized person outside residence hours. Ang mga pampublikong transportation sa NCR o NCR plus areas kahit pa isalalim na ito ng pamalaan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MCQ according o ayon sa Department of Transportation. Tanging mga apor, lamang po ang pabayagan sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay abiso ng DOTR. Inanunsyo rin ang DOTR na simula ngayong araw. Abril 13 ay magbubukas pa sila ng 16 karagdagang ruta para sa publikong utility, Jeffries, PUGs, sa National Capital Region, NCR, at 100 na ruta pa para sa provincial public utility basis simula sa April 15. Tuloy-tuloy rin ang kanilang free rides sa mga health workers at medical frontliners. Gayun din ang libreng sakay para sa mga apors gamit of jeepneys at buses na nag-operate sa ilalim ng service contracting program. Ito po yung contracting program under po ito sa LTFRB. Mga jeepney na hindi pa pumapasada. Tulad ng ECQ implementation, walang naganap na taas pasahe kahit may reduced capacity ang mga POVs, kiniyakula ng DOTR na wala rin magaganap na fare increase. Ngayong MCQ na po na ang InSure Plus. Kamakalawa ay inanunsyo ng Malacanang na ang InSure Plus areas na binubo ng Metro Manila at mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay salalin na sa MCQ mula Abril 12 hanggang 30. O tandaan po ninyo na. Balita issue ngayon. Dalawang empleyado ng kamara patay dahil sa COVID-19. Yung sino nagsabi walang coronavirus? Mayroon nga eh. Mayroon nga coronavirus, pero yung records sa ospital, hindi po lahat yan COVID. Inilista lang nila na COVID para makasingil sa malaki. Klaro istorya dyan. Dalawa mga empleyado ng kamara patay dahil sa coronavirus. Dalawang empleyado ng kamara ang namatay matapos na magpositibo sa COVID-19. Ayon kay Health Secretary General Mark Leandro Mendoza,
Isa rito ay isang lalaking empleyado na namatay nung nakalipas sa Linggo. Pinakahuli ay isang babaeng empleyado na binawian naman ng buhay sa Makalo matapos ang dalawang linggong pakikipaglaban sa COVID-19. Sa kasalukuyan, ayon pa kay Medusa, ay patuloy pa rin ang pagpatupad ng mahigpit sa limitasyon sa mga empleyado at magiging sa mga mababatas upang maiwasan at tumaas pa ang kaso ng COVID-19. Sa ibinababang memorandum ni Medusa, manatili pa rin ang 2 to 3 days skeletal workforce sa ilang tanggapan mula April 12 hanggang 28. Inasahan sa May 3 pa magbabalik ang regular working operation sa batasan kompleksa. Balita, ngayon. So yan sa mga government employee. Mga, lalo na po dyan sa Pag-ibig, Joblibar. Nako, ang dami dyan mga pumipila para po mag-transact ng kailangan po Pag-ibig fund, housing loan, o ano pa man. At hindi po ang pilahan dyan. Alas hindi na po nasunod ang social distancing. Sa pulis sa Chikwet, regular na isasalang sa RT-PCR test. Isalalim sa regular na RT-PCR test ang mga pulis na nagmamando ng Chikwet, Sensor Plus, Bubble para masiguro na ligtas ang mga ito sa COVID-19. Oo nga naman, kawawa yung mga pulis eh. Lalo na mga pulis matino. Dapat pangalagaan mga yan. Huwag na lang yung mga pulis na mga abusado. Kaya mo mga COVID-19 at matudas mga yan. Yung matino lang, iproteksyon na natin. Saway ka papawila. Ito, ilayan ni Philippine National Police, PNP spokesperson, General Eddie Brandy Yusana, matapos na pagpupulong kahapon ng mga opisyal na ang PNP bilang paghanda sa pagpatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine o MCQ sa NHR Plus Bubble, epektibo kahapon hanggang Abril 30. Ay kay Yusana, inuto si PNP Chief General de Bolsinas ang regular medical examination, lalo pa at tuloy ang mga boundary checkpoint na pinatupad ng PNP nung nasa Enhanced Community Quarantine ECQ. Sabay ang pagpatupad ng curfew at pagsita sa mga lumalabag sa minimum standard health protocols. Liwanag yung sana mga asintunin na pinatupad ng PNP nung unang inalagay sa ECQ ang ECR nung nakarang taon na magiging template sa pagkakataong ito. Pinabiligyan din yung sana na walang arrestuin sa paglabag at sisitain lang o pagmumultahin ng mga violators. O yung mga polis na nasa mga field work, yung mga nangaharang na-assign sa checkpoint, yung mga polis na yan, talagang open sila sa virus. Kaya, sinaswab test naman sila at isalang sa PCR test na yan para nakasiguro tayo na walang nalangap na masamang hangin mga yan. Lalo na yung mga pulis na matino, yun ang mga dapat pangalagaan. O yung mga pulis na mga tarantado at abusado na nasahin dyan sa mga chikwen, hayaan mong mga COVID-19 mga yan, Mr. President. mga pasaway na pulis, hayaan mong mga coronavirus mga yan. Para mabawasan yung anay ng kapulisan. O yung pasaway na pinpitship, de Bolsinas. Eh, laki-laki lang tiyan ni mo, sir. Mag-iingat ka, sir. Baka ma-COVID na. Baka ma-coronavirus ka rin. Pinpichip de Bolsina, sir. Eh, mga tao mo ay mga pasaway. O, ayan. Mga pulis mong pasaway. Dapat yan, maawaan ng COVID-19. Huwag kayong mga pulis matino. Yung mga pasaway lamang. Yung ating binabanggit ini. So, ulit ka na kita programa. Ulit ko minas live ang issue ngayon. We're broadcasting live from Manila, Philippines. O, ito. Makinig kayo, mga jeepney driver. Para sa inyo po ito. Dagdag na ruta ng POB sa Metro Manila. Arangkada na po. According po ng LTFRB. O, yan maganda dyan. Lord Dios pa yan sa mga jeepney driver na talagang wala na talagang income. Kawawa talaga po. Mga driver.
driver ng jeepney. Walang ibang inasahan, kundi ang kilang kita lamang pagmaneho. Hindi na, may rapan ng mga dumaraming commuters sa kailangan masasakyan sa Metro Manila. Ito ay dahil inunsyo na lang transportation, franchising, and regulatory board o itong LTFRB na arangkada na po ngayong linggo. Linggo ito ang dagdag na ruta ng traditional jeepneys at provincial buses sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, may 62 ruta ng traditional jeepney at 185 pa pong ruta ng provincial buses sa Metro Manila. Ang takdang bubuksan o ang takdang bubuksan ngayong linggo na ito. Ayon kay LTFRB NCR Director Zuna Tamayo, ang naturang mga ruta ay kapapalooban ng 4,000 bus at jeep na papasala sa Metro Manila. Anya, hindi apektado ng curfew ang biyaya ng publikong sasakyan sa NCR Plus o sa Metro Manila at karating lalawigan sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. So dapat sumunod ang mga commuters sa curfew hours sa naturang mga lugar na mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ngayon, okay, kinig sa programa Uli Colminas Live, ang isyo ngayon, we're broadcasting live from Manila, Philippines. I'm Chick, ang oras po isaktong alas 6:12 na po ng hapon at ang oras natin sa inyo ng... Ang oras na yan, natin sa inyo na... Ang programang ito ay hatid sa inyo na Wilhelm Builders and Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Oras na yan at itsenyo ng Wilhelm Builders Construction. Sa mga nakalap po ng builders, contractor na yung mga dream house. Yan, Wilhelm Builders Construction ay bihasa sa paggawa ng mga modern houses sa panahon ngayon. Tawagan niyo ang ilang hotline number na 0956-033-6905. 500 doses ng Sputnik V para tinapol sa bansa. 2 milyong doses ng Sputnik V COVID-19 vaccine na binili ng Pilipinas, Russia, Gamaleya Institute at inasang darating na sa bansa ngayong buwan ng Abril. Napakagandang balita po yan, Mr. President. Paon ng 500 doses na nakalaan pala sa mga senior citizen ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvis Jr. Anya, pwede po siyang gamitin po sa elderly. So, from 18 years old and above. So, yun po ang gagamitin namin at yun po ang maganda dahil at least in absence of AstraZeneca, considering na ang nakakita o nakikita natin na maganda ang production ng Russia and at the same time, they are supporting only the developing countries. Sa kabuang bilang ay 3,025,600 doses ng bakuna na ang dumating sa bansa kung saan 2.5 million ang mula sa Sinovac at ang 525,600 galing sa AstraZeneca. Biliyak naman ni Galvez na darating on time ang 20 million doses ng Sputnik V sa loob lamang ng 4 na buwan. Nilinaw din niyang mapapirmahan o mapipirmahan na ngayong linggo ang supply agreement upang masimulan ang distribution. Sa ngayon ay mayroong 1,007,356,000 individual na nabakunahan ang unang dose contra COVID-19 habang 132,288 naman ang nakatanggap ng second dose. Sa kaubang tinataya o sa kaubuan, tinatayang umabot na po sa 1,139,644 ang lahat na nabakunahan sa bansa. Ayan, sa mga hindi pa po nabakunahan. Ayan. Alista na po tayo. Dahil sa lugar ko po ay wala pa rin talagang umikot. Talagang malamya po yung mga namahala sa local government. Kasing lamya sa utak mismo ni Aling Senador Laila Saba de Lima. At
Okay, galing sa programa ang Willie Colminos Live, ang isyong ngayon, rebroadcasting live from Manila, Philippines. April 13, 2021. Dalawang linggo na po sa buwan ito, kung saan ang mga ganitong pizza, kung walang pandemic, karamihan ngayon ay nagtampisaw sa mga white sandwich, naliligo sa mga magagandang beaches din sa loob ng bansang Pilipinas. Mga nakatagong yaman, magagandang beach dyan sa El Nido, Palawan. Kung walang pandemic, napakarami na po ngayon ang mga nag-outing. At yung buwan na ito ay closing time din sa mga nag-aaral. Pero dahil po ay tinamaan po tayo ng dilupyo, pandemic, buong mundo ang nagsasuffer. Wala namang bansa hindi nagsasuffer. Lahat tayo. Kaya yung mga kritiko ni Duterte, kayo na lang kaya ang magmamanage sa bayan. Masyado kayong nagmamatalino. Eh, lahat ka ng bansa, nahirapan eh. Masyado kayo eh. Pasensya na kayo ha. Yung mga kaibigan din ako, mga anti-Duterte. Anong magagawa natin dyan? Na presidente pa rin yan. O, magantay kayo sa darating na May 2022 election. O, yung mga ayaw kay Duterte. O, yun. Iboto ninyo si Vice President Lenny Robredo. O, tatakbo daw si former Senator Trililing. O, yan. Iboto na yan. Yan. O, sino pang gusto tumakbo sa Liberal Party? Iboto ninyo. Kayong mga ayaw na ayaw talaga sa administration Duterte. Darating naman talagang midterm election next year. Oh, marami kayo dyan na ayaw kay Duterte. Oh, iboto ninyo si Vice President Lenny Robredo para dumadami ang bobo sa bansa. I have three daughters and they are all girls. Oh, 16 times 4, 1,600. Naloko na. O, dali kaya tatakbo daw si Grispo. Grispo tatakbo bilang presidente ulit. Kaya nadadala si Ma'am. O, dali kaya iboto ni si Manny Pacquiao. Ayan yung kay Duterte. O, di matapos ang termino ni Tatay Digong next year. Kayong mga mahilig bumabatikos, eh, lahat naman ng pangulo ng lahat ng bansa bagsak ang ekonomiya, hindi naman Pilipinas. Ano ba bang hinanap niyo kay Duterte? Isang linggo lang hindi nagpakita sa television, sinasabi na ninyo na tudas ng pangulo. Ha? Isang linggo niyo ipakita ang Pangulong Duterte, yung mga kritiko ni Tatay Digong ay chismis ng social media na namatay na daw. Marami naman kayo. Marami naman kayo. Ginagawa na ninyo talagang biro yung buhay ng Pangulo. Matindi talaga kayo. Ha? Wala na talaga kayong ibang masabi. Wala na kayong ibang masabi talaga. Matapos si Digong, ang magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Aling Lenny Robredo. Gusto niyo? Patuloy ka na kanyang programa, ang Willie Colminos Live, mga issue ngayon. We're broadcasting live from Manila, Philippines. Matindi na po talaga ang nangyari sa bayan, mga ka-Facebook, mga kapitbahay. Ito pong ating kinarap ngayon. Ay, hindi po ito madali matunaw sa
Alapaap, ito pong COVID-19. Plus, pasaway ang mga namahalan sa mga hospitals. Pasaway ang mga namahalan sa Department of Health. Pasaway din namahalan dyan sa Food and Drug Association o FDA. Kaya lalong nagkagulo-gulo. Pero hindi naman ang Pilipinas nagkagulo-gulo. Pati buong mundo nagkagulo-gulo. Hanggang kailan ito magtatapos, Mr. President? Ito pong kahirapan na hinarap ng mahirap. Kami pong mga mahirap ang nagdurusa. Nagsasuffer sa kahirapan, walang pera. May negosyo ka, bankrupt. Mister mo, inasahan ang kanya pong trabaho. Kapag mamani yung taxi, walang perang mawi. Wala kang pambili ng bigas. Mister mo, inasahan na magkatrabaho lamang sa mga factory. Dahil lockdown, always lockdown. O hindi naman lockdown, ang pasok, hindi kompletong isang linggo, dalawa, tatlong araw lamang ang pasok, kaya bawas na naman sa income ni sir. Hanggang kailan natin ito haharapin, itong problema ng bayan. Take note, hindi lamang ang bansang Pilipinas ang namroblema kay pasaway na coronavirus. Lahat ng bansa. Buong mundo. Kaya kayo mga kritiko, mahiling kumatikos, kay Paolo Duterte, batikosin din ninyo mga sarili nyo dahil mareklamador kayo. Kayo mga reklamador, sige, reklamo kayo na reklamo. Reklamo kayo na reklamo, ilang buwan na lamang matapos na po ang termino ng Pangulong Duterte. At ipagdasalin niyo ang susunod na magiging pangulo ng bayan. Ngayon patuloy ang nakikinig sa programang Willy Colmenas Live, ang issue ngayon. Mga saksak, sinanggol ng mga balita. Balitang provinsya gidala sa Metro Manila. Mga sariwat lagkas ng mga balita gikan sa Kabisayan, Mindanao. Ang broadcaster ng Eastern Deep Provincia, ang home Pilipinas, si Willy Colmenas. Balita. Ayan, patuloy rin sa programa, Willy Colmenas Live, mga ACO ngayon, broadcasting live for Manila, Philippines. Muli na naman tayo, mamamahala, makakalas naman tayo sa Impapawet. Huwag niyong kalimutan, i-like, i-share ang aming programa, at sa hindi pa nakapag-follow, paki-follow na lamang kami para marami po tayo. At dyan sa YouTube channel, live kami panood ngayon. At maganda aming reception. Yung aming bagong YouTube channel, ayan, paki-subscribe na lamang po kami para marami din po tayo. Sa mga hindi nakapanood sa Facebook, ayan, sa YouTube, pwede kaming, pwede nyo kami bisitahin dyan. Ito po ay yung lingkod ang nagsasabi pa rin yung nanatiling mag-iwan ng salita. Bago tayo matutulog, sabay-sabay nating ipinalangin ang bayan. Ipagdasal na may matunaw na po itong salabayan ng coronavirus. Ito po si Papa Will nagsasabing I love you. Turista ang aking
hilig niyang mamasyal sa aming nida. Tinuturong lahat ng mahibigan niya. Bilmo ko ang maririnig sa taniya. Bilmo ko yun, bilmo ko yan, ha? Sabi ng minamahal kong lobya, upos ang pera ko, pati barya. Ganyan kagabi ang mahal kong lobya. Turist ang bilmo ko sa abinida. Tinuturo ang kanyang kusunada. Sa kamiset at queen na isang lana. Ayaw pang magtigil ang inobiya. Bilmo kunyon, bilmo kunyan, ha? Sa girang minamahal kunobiya.